Okay, tignan po natin, parang sa ganun, hindi tayo sasalita dito na sarili natin, ano? When it comes to the law or when it comes to background ng sabihin natin, kausap niya. Mga kapatid. Let's go to Galatians chapter 1, verse 11. Binasa po ito sa atin ng Yelan po kanina, no? Pero, uulitin ko lang din. Sa Galatians chapter 1, verse 11, ang sabi po ni Pablo ron, na sabi na nga kanina, ang aming pinangaral ay hindi ng galing ng tao. Ngunit ito ay galing sa pahayag ni Jesus Kristo. Sa verse 12, for I neither received it from men, neither was I taught it, but by the revelation of Jesus Christ. Okay, nang si Apostol Pablo ay makatanggap ng pahayag ni Kristo. Tignan natin kung ano ang itinuro ni Pablo. Ano ang nangyari sa kanya kung siya ay naturod sa pagtangan niya sa kausap? Let's go to verse 13. For ye have heard, yan sabi niya, of my conversation in time past. Ibig sabihin, naturod siya sa Jewish religion. Ang sinabi natin Jewish religion, ito po yung mga kausap na ibigay kay Moses na kanyang itinuturo ng panahon na yun at na kanyang tutunan under the Titus Gamaliel. Tingnan po ang sabi ni Pablo, how that beyond measure I persecuted the church of God and wasted. Ito ang sasabihin ko sa inyo, natulad na sinabi ng ating kapatid. Hindi tayo nagsasalita para manakit. Kundi sinasabi natin, kundi katotohanan. Amen. Huwag po kayong open. Huwag po tayong open, ano? Bibitawan mo ito. Kapag tumangang ka sa kausan, galit ka sa Kristyanismo. Yan ang totoo. Kasi, makikita mo ha, out of the Jewish na sanay, humawa, walang ibang magaling ang paliwanag ng law ay ang Jewish Israelites. Amen. Pag-usapan natin ng Hebrew, lahat yan, Kabbalistic mga, sorry. Lahat yan, walang ibang magaling magturo niya kundi ang Jew. Right. Kung hindi tayo tuturo mo yan, that's perfectly nagunod ng Jewish. Yes. Amen. Amen? Right. Sa kanila original yan eh. Sabi ni Pablo sa Romans 10, original sa kanila yan. And there's nothing wrong with teaching about the law. Right. Yung sinabi ni Pablo dito, nung siya tumatangan, ang sinustis niya, alam niya yung nakapakuhanan eh. Alam niyo mga kapatid, ito yung spirit ng nakita ni Pablo niya. Yung spirit ng sinustis ay discrimination sa lahat ng hindi tumatangan sa kautos ng Panginoon. Tingnan natin. Galatians, huli natin magbasa. Galatians 1, verse 14, 13. How that beyond measure I persecuted the church of God. Yan. And wasted. Verse 14. And profited the Jewish religion above many my equals in my own nation, being more exceedingly zealous of tradition of my fathers. Alam nyo, malami po yung Jewish understanding. But I'm saying, brothers and sisters, yung tinanggap ni Pablo kay Jesus Christ ng revelation, it's more than that wisdom. Amen. Amen? Okay, hindi tayo masagalita ng mga wala-pas natin ito, mapapakita natin. Ito, ngayon. Ano sabi ni Pablo sa Galacia? Hindi naman siya tumubusin yun. Ang sinabi ko lang dito, kapag tumangang ka sa understanding ng Jewish understanding, may discrimination ka sa iba pag nagsalita ka. Correct. Lagi ang tingin mo sa iyong kapwa na hindi mo mapalehas. Mali. Hapon ka. Right? Ayaw mo lang isang tira. Ayaw mo lang kami. Hindi mo totoo. Kasi naranasin yung pagkulay. Pag hindi ka parehas ng iyong unawa sa Kristyanismo, pag hindi mo mapalehas, if you are holding the tradition of our fathers, no, yung ating magulang,
may sinabi si Pablo eh. Spirit of condemnation. I persecute the church of God. Okay, now, hindi ko naman siya ito makabahay niya kasi ito ng course natin. Yung sinabi ko lang sa sagutin ko sa Biblia, ayon sa pagkaunawa ni Pablo, na ang kanyang dalagdag na kautusan, na akala niyang malaki, mas mababa ang malaki sa unawa ng Kristianismo. Okay, let's go to Ephesians chapter 3. Sa Ephesians chapter 3, ganito ang sabi ni Pablo. Sa verse 1 hanggang verse 5, sa verse 3 na lang sabi niya, sa panahon ng umirap na ang dispensation of the grace for the Gentile, ito yung revelation ng pinanggap ni Pablo na hindi nakita ng mga Udyo. How that by the revelation made known unto the mystery, as I wrote in a few words, whereby when you read, you may understand my knowledge in the mission of Christ. Hindi naman alam yung panahon yung mission of Christ eh. Right? Right. Sino nakaalam niya? Sino Pablo? Ngayon, ano sabi ni Pablo sa verse 5? Which in other ages was not made known the sons of men, that is the prophets, righteous men in the Old Testament. Hindi yung pinakita sa lahat niya. That's me. Okay. So, blablabla, ang pahayag ni Pablo na itinigay ng Diyos is the gospel of the uncircumcision. Mas malalim ito. May turo ba ang Jewish na five gifts? May turo ba ang Jewish na the gifts of the Holy Spirit? At marami pa ba? The mystery of the heaven? The mystery of the heavenly realms? At marami pa ba? Walang turo ba yan ng Diyos? Now, for last 2 minutes, brother Mena, last 2 minutes. Alam niyo ba, na meron pang higit na mas mataas na ang taas ng pahayag na tinanggap sa mga apostol kaysa kay Pablo? Agree kayo? Why the book of Revelation was given to John after 30 years, after the death of the apostles in 1968? Why God give the revelation to Jesus Christ in 1968 he was given to John within the span of time of 30 years after the death of the apostles? Tapos nangalim niya. Now, ang pag-usapan dito po ng revelation, why end time? Kasi pag end time ka, hindi na masyadong pinag-usapan ng foundation na gospel of salvation. Matagal yan. Pero hindi na. Matagal sumali ako sa yung broadcast. Dali mong pag-usapan natin, walang pag-usapan na pag-usapan ng revelation, nandiyan ang prophetic peace, nandiyan lahat ng end time. Papasok pa natin sa pertama. Sa Sabado? Yung study ni Daniel na nililintili, di dyan, parallel, prophecy, yun ang malaki ng pangalan. Kaya na? O, ito ah, papasahin natin. Tingin ang so, dito ko na ngayon sa review. Babasahin ka lang. Babagkitin ko na lang dahil wala ng oras. Tingnan niyo po ha, sabi ko kanina, mas marami mong tinanggap ni John kaysa kay ko. Hey, hindi naman natin pwedeng baliwala yung apocalypses. Kasi sa verse 3 ng chapter 1, doon lang sinabi, blessed is the man who read this prophecy. Sinabi ba ni Pablo yan, no? Sinabi ba ni Peter yan, no? At the rest of the apostles, hindi nagsulat ang pamalag at tao kumbasa nito. This is coming. You can read in the book of Revelation, chapter 1, verse 3. That's the book of Revelation. Isa-isa yun lang. Ano yung pangalan ng radyo? Sino nakakaalam? Sa sinabi ni John about the seventh star. Sino nakakaalam that the seventh candlesticks? Sino nakakaalam ng four seven spirits of God? Okay? Kaya di ayaw, kung sino nakakalam ng Revelation 10:7? The voice of the angel. Sino nakakalam ng 10 verse 8 to 11? Thou must prophesy again. Sino nakakalam ng sinasabi na about Revelation 17? The woman, the harlot woman. Bakit siya na may papalag kayo? Diba?
About the seven seals. About seven chapters. That's the chapter 8, the first one. Silence, seven seals about the silence. About the space of half an hour. Mas wala eh. Kapag pinag-usapan natin dito, mga kapatid, dito malalaman, if you are stand, then study the word of God. Sarami ni Pablo, study to show thyself approved unto God. Amen? So, ang level na pag-usapan natin when it comes to end time, mas wala din po yan. I got to you, kung titigan tayo, mas mabang oras, paliliwanan natin sa ito. Kung ano yung hinihinatayuan natin dito sa Book of Revelation. Walang pinakamagandang sabihin natin pang-aralan when it comes to prophecy. It's the Book of Revelation. Lahat na ito ay seen that the key that unlocks this mystery ay nasa Book of Revelation. Lahat ng mga prophecy about the Old Testament from the Book of Daniel, Ezekiel, Prophet Jeremiah, lahat ng may mga prophetical messages nila, lahat ng nila yung mabubuwi mga kapatid sa Book of Revelation. Hallelujah. So, salamat sa Panginoon. Praise God. Okay. Meron na. Ah, ito? So, ulit ang ganyan po sa kapila na kapatid, kapatid po ngayon Kristo. Kanina ba ito siya dito? Baka may isang nila. So mga kapatid, napakaganda ang mga topics na sa sharing natin, ano? Talagang nakaka-excite, nakahatak ng damdamin upang ikaw ay mahamong tumayo para mag-share. At alam ko marami din yung mag-share. So ang aking insight dito mga kapatid, nabanggit kasi kanina ni Pastor Lino kung saan. Ano yan? Pinakadalumpasa sa pagtuturo ng law o batas ay walang iba kundi ang mga Hudyo. Kung tayo mga Hintel ang magtuturo niyan, wala namang problema. Pero I'm not sure, hindi tayo sigurado na eksakto ang ating mga sinasabi. Like for example, Hebrew word, Hebrew language. So yan yung mga puntos dyan mga kapatid, ano? So, ang aking ipapakita dito, nabanggit kasi kanina, pagka ikaw ay tatayo dito, hindi maiwasan na sa iyong pagtayo na iniisip mo na ikaw ay tama, na ikaw, ang iyong mga tinatayuan, ang iyong mga sinasabi, ay tama yun. So, ang punto dyan, ang kagalabasan nito, mga kapatid, magkakaroon nito ng discrimination. At hindi ko sabihin, in your mind, deep inside, magkakaroon nito ng discrimination, maging ikaw na tumayo dito. So ang kagandahan siguro dito, baka makaragdag at makatulong sa bawat isa sa atin, bakit tayo na pa rin itong mga kapatid? Kasi patunay na itong